FC Arnold E. Malanga Jr. 952-46 Infantry Philippine Army. Ako membro sa SR Class 220-2023. Ano ang encounter na hindi ko malilimutan at bakit? Ang na-encounter ko na hindi ko malilimutan ay yung nagpatrol kami at na landmines kami. Pagka landmines namin, pagputok ng landmines, doon nakaharap sa amin, buti na baliktad na ano yung landmines ang bumaliktad, hindi sa amin na ano yung mga splinter, kaya walang nangyari sa amin. Inassault kami ng mga kalaban namin, buti may dalawa na nakadistansya sa amin, sila yung nakatira ng kalaban at kami pa yung nakakuha ng body count nila. At pangalawang experience ko sa pag-encounter, yung kasama ko yung 1st Battalion 3rd Company ng SF. Na-encounter kami ng alas 11, matapos na encounter namin hanggang alas 5 ng hapon. Encounter kami ng alas 11 ay naunira na kami ng isang wounded na hinto yung putok na hinto yung putok na distansya kami, nag-move kami. Pag-move namin, inabangan lang kami ng MPA at pinutukan na naman kami, may wounded na naman kami. May stanto kami, inintay namin yung may reinforce sa amin at yung reinforce, inambus din sila. Kaya natagalan sila dumating sa amin. Kaya naisip ng platoon leader namin na mag-move na naman. Pag-move naman namin, inabangan na naman kami ng MPA at naundira na naman kami. Hanggang sa nakarating yung reinforce namin ng alas 4, pagdating ng reinforce ng alas 4, nag-decide na yung platoon leader namin na mag-move na, umalis na doon sa aming encounter site. Pag-move namin mga 200 meters, inabangan na naman kami ng kalaban. Pag takbo namin, nag-mobile bounce kami, sabay kami ng dalawang kasama ko. Pag takbo namin, bigla namang pumutok at natamaan yung isang kasama ko. Yun ang kinamatay niya dahil tama niya nandun sa kasing-kasing niya. Kaya naka-exit kami alas 10 na ng gabi dahil malapit lang yung karsada nung encounter site namin. Pangatlong encounter ko, yung doon kami sa bukid noon, sinabi ng lead scout sa amin na walang trackings ng kalaban kaya nagkumpiyansa kami. Pagdating namin doon, na datnan namin yung MPA na kumakain din sila. Sakto-sakto lang na sila nag-hold din. Moving yung MPA tapos nag-hold sila. Pagkain nila, kumain sila doon na area. Yun din ang pagdating namin. Kaya na unahan namin sila. At una namin sa kanila, hindi na namin sila binigyan ng pagkataon na maka-reply at maka-forma sa amin, maka-laban pa sa amin. In-assault na namin kagad sila para ma-demolize na yung grupo nila. Kaya naka-accomplish naman kami doon, nakakuha na naman kami. Pangapat ko na encounter, yung hindi ko malimutan doon, yung
Dito lang kami naglakad. Yung team leader namin, squad leader. Ako yung leading. Paakyat kami. Paakyat na na kita na nakin yung trackings ng kalaban. Sinundan ko na siya. Hanggang sinundan ko sila, sinundan namin yung tracking sila, nabutan namin sila, at 10 meters, nagharapan na kami ng MPA, nagtiningina na kami. Kaya, yung baril niya, hindi niya lang nakatutok sa akin, nakatayo lang, nawakan niya. Ako, yung baril ko, nakatutok sa kanya. Kaya binaril ko na siya ng double tap. Kaya yun, natamaan siya. Na-complice din yun ng batalyon namin kasi nakuha namin yung body count at isang baril. Sa pagdala ko naman ng tao sa encounter, sa experience ko lang sa pagdala ko ng tao na encounter, labi na yung may sugat, may wounded na kami. Yung wounded, lagi ko lang siyang pina-hemoral para hindi siya malumoral kasi may tama siya. Sinasabihan ko siya na malapit na yung sasakyan, malapit na yung karsada para hindi siya malumoral. Sinasabihan ko lang na siya ng positive. At sa admin naman na problem, lagi ko silang ipa-permission kung ipasabihin ko sa kanila kung ano yung problema nila. Lalo na kapag buwing na yung operation. Kasi pag may operation na isang tao ko ay may problema, hindi na yan makapukos sa paglalakad. Dapat sa hindi pa mag-move kayo o rin may ilang oras pa na hindi pa makaalis kayo, sabihin muna sa tropa mo na kung ano yung problema nila. Kung mayroong problema, may oras pa, palitan sa reserve sila. May reserve naman na tao para mapalitan sila. Kasi pag kasama yan sila, yung kung isang team lang kayo maglakad, yung isa, kung ma-encounter ka mo, yung isa ay wala sa pag-iisip. Yun ang madamage siya. At ang upplacement ko naman sa unit ko na hindi ko malilimutan, yung kapgo pa ako, nag-ano kami ng grupo namin ng Terminator. Kapgo kami lahat. Mayroong kami nagdala na isang regular, isang radyo maritsang gunner, tatlo yung regular namin. Kami na kapgo, tinatawag kami na Terminator kasi yung maka-encounter, kita kami na encounter, hindi na kami magdapa kasi pagalitan kami ng team leader namin pag dadapa kami. Amin nang habulin yung kalaban, kaya yung mga kalaban natakot na sa amin. Yung iba, nag-surrender. Yung iba, pag may encounter namin, nakuha namin sila. Buhay man o patay, ang kuha namin. Kung buhay, bubuhay namin. Kung patay, dadalhin namin sa kanilang pamilya. Kaya masaya yung unit namin, yung batalyon namin, kasi masaya yung accomplishment namin na grupo namin na Terminator. Kapgol kami at yung iba, surrenderis, naging kapgo. Kaya alam namin yung mga terrain na nilalakad namin. Kaya yung kalaban ay matakot na sa amin kung saan kami pupunta. Kasi yung mga surrenderis na naging kapgo, ginag-isa-isa namin yung lugar kung taga saan sila, kung saan sila makakarating. Kung doon kami mag-operate, sila yung pinauna namin, pinaliscout namin para madali lang namin matuntun kung saan yung route, yung puta ng mga kalaban. Kaya yung grupo namin, malaking impact
labi na sa aming batalyon at sa division namin. Kasi yung mga MPA nakaisip talaga na mag-surrender sa aming batalyon or sa ibang batalyon. Kaya yun ang accomplishment namin sa aming batalyon. At ano ang pinaka mahirap na drama sa araw mo noong sa field? Yung mahirap na drama ko noon sa field pa ako, yung may sakit ka, lagnat ka, yung wala kang kundi mag-inom ka na ng gamot at magdasal para malakas ka agad. Yun ang pinaka drama ko sa field kasi naranasan ko rin magkasakit doon sa field. Ano ang pinakamasayang araw mo? Masaya ako nung nandun ako sa field kasi yung doon ako nagkaarawan ko doon, pinagandaan ako ng mga kasama ko na hindi ko alam. Kaya yun ang naranasan ko na masaya ako doon. Kasi yung paggising ko, sila ay nandun, nag-greet sa akin na happy birthday. Yun ang masaya na naranasan ko sa film. No, ang pinaka malungkot na araw mo doon sa field. Malungkot ako doon sa field. Yung malaman mo na may sakit yung anak mo, malungkot ka doon, lalo na kung malayo, hindi ka makauwi dahil sobrang layo ng lugar at walang signal. Hindi mo sila makontak dahil walang signal. Yun ang pinaka malungkot sa akin. Kaya kung mayroon mang sakit, dapat isipin mo na lang na kaya ng pamilya mo yun. At ang hindi ko malilimutan sa training, yung buyat, pagod, at gutom. At lalo-lalo na yung nalalaman ko, yung mga spirit, stamina, at skill. Yun ang hindi ko malilimutan hanggang sa mag-retire ako. At ipamahayag ko din sa mga kasama ko doon sa aming batalyon na hindi sila nagdaan dito sa Ranger para malaman nila kung ano yung technique, tactics dito sa pag-training sa Ranger. Kaya yun ang sa training, naranasan ko. Yung naranasan ko dito, yung mga natutunan ko, ipaano ko doon sa kanila para hindi lang ako yung natuto, kundi pati na rin sila. Sa pagservisyo ko sa bayan, ano ang mensahe ko sa mga kabataan? Ang mensahe ko lang sa kabataan ngayon, mag-aral ng mabuti at tulungan yung mga mama natin at papa dahil sila yung nagpalaki sa atin, nagpalaki at nagkuhan sa ating gabay, kung gabay sa atin sa ating paglaki. Kaya huwag natin silang kontrahin at huwag natin silang gawing hindi susundin sa kanilang utos. Mag-aral ng mabuti at hindi magpalinlang sa kabilang bahig, lalo na sa MPA, CPPMP, huwag kayong magpalinlang kasi kayo ay nilinglang na lang yung sa mga CPPMP. Sabihan lang kayo na yung pag-aaral niyo libre para lang makapasok lang kayo doon. Kaya huwag kayong magpalinlang sa kanila. Isipin niyo talaga na hindi sila makabubuti kung susundin niyo sila. Kaya ang advice ko lang sa inyo, mag-aral lang mabuti, sundin yung payo ng mga mama mo at papa mo. Yun lang at magandang gabi.